Kaya kung ba't nagkakaso? Kasi yung isang kaso, binasura ng korte. Nag-iiyakan kami ng asawa ko. Kaya naiiyak ako, putang ina. Hindi mo lang saan ka pupunta. Hindi, di ba? Totoo. Wala akong pakialam sa pera. Ang pakialam ko, yung buhay ko, na manalo tayo sa totoo. Hindi tayo mananalo sa salita lang ng tao. Ang taong nagpapakumbaba ay siyang tinataas. At ang taong nagmamataas ay siyang binababa. Yan, yun yung bagong dating. Hapucha, the legendary Badang. Pangalawang beses na yan. Pangalawang beses. Magandang pangali, boss. Idol. Ay, alam mo ba, Labs? Si Badang. Kakilala ko si Badang. Isa yan sa talagang nakakasama ni... Pero hindi ako dating Bading, no? Isa yan sa talagang nakakasama ni Francis Magalona. Kaya sobrang... Alam mo yun, siya yung naka-elbow to elbow ni Francis. Yes, matagal na panahon na. Kasi talagang, isa talaga siya sa mga... Anong pakaramdam nun? Kasi putang lang, hindi na namin inabot. Kasi, ang sarap sa pakaramdam, pagkasama mo si Kiko. Dahil unang-una, kada pupunta dun sa studio, kasi kinuha niya ako dating tao. Nag-i-edit kami ng mga subtitle. Filipino Pictures yung pangalan ng kumpanya niya. Kada pupunta siya doon, iba eh. Kahit may ginagawa ka, pupunta ka doon sa... Sir, kamusta sir? Doon, iba talaga yung presence eh. Iba si Kiko, iba. Sa tangina, kung buhay pa siya, siguro baka nakalapit din naman. Hindi ko ako din pero... Tsaka hindi siya madamot sa tao, hindi siya mahirap lapitan. Kasi yung time na naghihirap ako sa nanay ko yung may sakit, nang hiram pa ako ng pera, binigyan ako, huwag mong bayaran. Ganun siya kabait. Gano'n? Ilan taon ka nung nakasama mo si Idol? 22, 23, ganun. Matagal ko na siya talaga. Ano ka ba sa kanya dati? Parang side, a hype man? O actually, yung first album namin na... yung Republic. Bali, ang nangyari nun, parang nagustuhan niya ako dahil parang magaang loob niya sa akin. Magaling to. Ako, personally, magaling talaga si Badang. Without the issue, magaling to. Tinuruan niya. Sabi legend niya, to, kumbaga, talaga. Binigyan na akong trabaho sa Prodigy ni Kuya Albert yun. Tapos, after naman nawala ako dun, kinuha niya akong editor dun sa Filipino Pictures. Kaya, ang editor na? Mga MTV, tsaka kasama niya ako sa production. Ah, so kasi director siya, di ba? Oo. Yung mga sila Chito Miranda, simpleng tao, naging pa ako doon, naging ka-double pa ako ni Glock. Kami gumawa niyon. Iba rin pala talaga yung naging samahan niya ni Kiko. May mga grabe. Picture kayo nila, nila Crazy Mix, di ba? Yung mga dati. Si Migo, putang pahit pa ni Migo, Kimby pa, di ba? So ano sa jam mo rito, Papa? Ayun nga, di ba nagkaroon ako ng issue. Medyo doon sa issue na yun, doon talaga. Ngayon, siyempre, nanalo tayo sa kaso, dalawang kaso, at yung issue na yun, para magiging bangungot na lang, tapos yung sombrelo ko, yung mga damit ko kasi hindi ko na nakita eh. So, ibibenta ko sa sayo. Sombrelo? Noong nangyari? Hindi mo ba dala yung mismong tag dito? Yung document? Dala ko. Yun ang maganda, kasi parang ma-document siya, ganito, puta, angas lang, men! Binenta ko siya para mag-trending lang ako. Yun lang gusto ko eh. Gusto ko, yun lang talaga ang pakay ko dito. Hindi pera pakay ko dito. Pangalawa na lang yun. Ito yung sombrelo. Ito yung sombrelo na mismong araw. At ito yung damit na sinuot ko dun sa battle ko. Inmate. Sa battle mo nung nakaraan? Ito kay Kiram. Pero bago yan? Bago lang to. Pero siyempre, ito yung kumbaga comeback mo eh. Okay, part ng historia na parang naka-inmate ako, inaakala na tao na may issue ka, ganito. Yan, hinubad ko na yan kasi tapos na. Ito na yung support ko. Ito, ako actually, dalawang kaso to. Actually, interesado ko. Yan, ito, Xerox ba to? Xerox to eh. Xerox yan. Ang original. Dapat yung original. Kung dala mo yung original. Nandito pa rin. Iba yung original eh. Ito ang original. Yan ang original. Oh. Original document. Imagine yan. Kasi, puta, bibigay ko sa'yo yan. Oo, siya yun. Ito original. Di ba? Yan ang original. Ito, may pirma ng korte yan. Oo. Acquitted talaga yan. Hindi yan acquitted na betlog lang. Oo, yan yung mga maganda. Diba? Chato sombrelo, no? Alam mo na nangyari to, syempre. Alam mo naman sa publiko, napadali talagang mag-judge. Madaling mag-judge. Sobrang...
wala na tayong magagawa doon given na yun. Ganun talaga. Eh. Kumbaga, bibihisan ka nila kung sino ka sa social media, papasikatin ka nila, pero kaya ka nilang ibagsak. Pero ang pinakamahirap naman yung husgahan ka na hindi pa tapos sa korte. Kumbaga, madali lang maggawa ng issue eh. Madali lang sirain yung tao. Ngayon, panalo ka sa tao. Sige, try mong pumunta ng ibang bansa na may kaso ka. Hindi, puta, ihuhold ka ng immigration, NBI. Iba yung korte. Pag kahit saan ka pumunta, makapunta ka talaga. Kasi may pirma ng korte. Yun ang di alam ng mga tao eh. Kasi minsan, nagagaling-galingan sila. Baka panghusga lang, pero tanga na. De, totoo. Talaga naman marami talagang, ano eh, alam mo yung mga judgment by public. Nadjudge na tayo. Pero mabilis. Totoo, marami naman talaga mga nangyayaring ganun. Pero wala tayong magagawa. Ganun. Lalo na pag public figure. Lalo na Pinoy. Lalo na Pinoy, grabe. Pag public figure ka talaga. Solid sila manghusga. Akala mo. Hindi lang solid manghusga. Solid mangutya. Mangutya. Solid maghila. Pero kumbaga, hindi pa sa sarili naman, pare-pares naman din tayo. May mga baho, diba? Lahat naman tayo. Isipin mo, yung buntes, puta, wala pa, hindi pa pinapanganak, kawawa na yung bata sa chismis, diba? Kasi iba tatay, iba, ganun, puta ka na, no? Ganun ang Pilipino. Nagawa pa ng mga dami. O, diba? Dami pa. Actually, ganun sila, men. Sana dumating yung punto na mag-grow yung pananaw. Kasi syempre, pero parang lumalala pa kayo. Minsan, no. Kahit mga Gen Z, ganun na din. Kasi, ginagawa nilang biro lahat. Nakasanayan na lahat, eh. Kumbaga, kaya gusto ko tumira sa Thailand eh. Kaya talaga, puro kapayapaan at pagmamahalan tayo. Ayan. So, sige. So, itong dala mo rito. Anong ibibenta mo dito? Actually, ibibenta ko to tsaka to. Tapos, itong support kasama na yan. Para, syempre, magtatayo siya na ano, na isang issue na lang siya. Kumbaga, magkano? Ikaw, magkano pag-usapan natin? Pwede ba ng 200 para ano? Syempre, makasaysayan naman to. Tapos ito yung battle ko kay ano kay Ram. Tapos ito yung support natin. Parang, di ba? Pwede ko naman pirmahan to eh. Para tumayo siya. Masyadong mataas sa 200. Kailan yun na yung na-battle yung kay Ram? Last lang. Actually, ito, ano pa siya eh. Kumbaga, wala. Okay, kahit hindi ko pa to kasi ito. Medyo bago pa. Although comeback battle mo siya na meron talaga. Hindi, kung ano, sama mo na yan sa'yo. Pero ako, I'm looking into it kasi this is a piece of history pa. Kasi comeback battle mo, syempre, okay naman, napalood ko yun talagang. Talaga namang birahan eh. Rebat yun, lupit na rebat. Naribat lahat eh. Actually, lalakas ng mga linya doon. Lakas yun, talagang. Hindi. Magaling, Magaling, bottom up yun ni Kiram. Caps din kay Kiram. Magaling din si Kiram. Kiram, magaling din talaga yun. So, kumbaga parang naglaban nga ng veterano versus upcoming talaga. Kasi veterano talaga si Badang. So, 100. 100, 200. Which yung mataas siya eh. Walang problema dyan. Gusto ko alam mo. Pero gusto siya. Something to na... Original na yun yung Xerox. Pero bibigay ko sa yung original. Kaya mo, iba pa kulay yan. Lati sa ito, mapapahalagaan ito. Oo, yan. Kasi sa museum, sa daan talaga yung panahon, every time na may pupunta sa museum, ano yan? Ayan yan yung istorya ni Badang. Tawag dito sa ganito, yung decision na, kumbaga, Order. Yung order na na napawalang sala. Sala ng tao. Diba? So, nakapaskal siya sa ganyan. Diba? Solid yan. Pwede ba yun sa 50,000? Okay, sige na. Okay na ako doon. Wala namang problem din naman ako may kausap eh. Ang bilis! Ano na? Wala sa ano? Yan nakakatakot yung bulong. Hindi, ako okay lang ako doon. Kasi, hindi maganda rin to. Original document. Original after lang. After 20 years. Kasi kahit tumagal pa ng ilang taon, pag-uusapan at pag-uusapan yung yung nangyari kay Badang. Hindi ko sasabihin ginawa eh. Kasi, actually, lahat ng battle ko, yung kasi na-acquit eh. Na-acquit siya. So, hindi ko pwedeng sabihin na ginawa ni Badang. Yung nangyari na sitwasyon kay Badang, tapos kahit tumanda, kahit maalala si Badang dahil dito. Alam mo, ang pangit nga eh. Medyo, di ba? Pag sinabi mong Badang, putang na. Si Badang. Pakalang best na yan. Magaling kang kupal ka. Putang diba? Lahat na lang yung ano. Hindi siya nakakatuwa. Yes. Pero, hindi talaga. Parang ang pangit eh. Di ba? Pero, loves, Ayan yung proof ko talaga kasi. Hindi biro yan eh. Sino yung bibili nito. Pero, this is something na gusto mo. Gusto ko to. Okay. 50,000. Okay lang yung labs? Okay lang, pumayag na siya. Hindi ka nga 50,000, okay na ako. Wala ko ano. Pero ano, gusto ko lang mag-trendy.
So, alam masaya. Sa sample? Oo, gano'n. Puta sa sample. Gusto ko yung gano'n eh. May request pa. Para kasi sabi niya. Siyempre. Sabi niya, ang taas naman. So. Diba? Hindi, ako kasi binibigyan ko ng... Hindi, kasi may ano to eh. This is a document na talaga. Hindi biro yan. Hindi yan biro. Hindi yan biro. Tsaka... Na meron tayo. Puta na sa atin yung original, original document yan. Na walang sala si Badak. Mm. Ayan. Kasi sa flip time, hindi siya masyado nakita. Binatubo siya, di ba? So, ayan, makikita nyo. Ayan. Pakita natin. Saan dito yung nakalagay na... Acquitted. Ito. Acquitted. Okay. Ito. Ayan. Ayan. Di ba? So, dito, napapatunay na napakalaking bagay. Na... Kasi hindi naman lahat nakakusuhan ng ganyan, loves. Tama. Kutsa hindi lahat dumadaan sa ganung trial. Saka lumaban ako eh. Maging makakulong. Nakulong ka ba nun? Nakulong ako ng... Hindi naman kulong. Kumbaga, detained ako na 6 hours. Kasi habang nag-promulgating yung kaya, kaso. Kaya kung ba't nagkakaso? Kasi yung isang kaso, binasura ng korte, naging ito. Unjust vexation. Ngayon, nag-file na naman sila. Dito ako na warrant. Nakulong ako ng 2 days. Kasi ito wala. Kasi ano to eh. Warrantless. Ano to eh. Bata dito pa. Pero same lang siya. Business. Same lang ng ano ng ang tawag daw affidavit. So parang syempre, alam mo naman, hindi pwedeng dalaw eh. Kaya pero ibang court 'yan. Ang branch niya is 107, yung isa naman 89. Oh, Quezon City pala lahat. Pero may tanong niya, dito ako na ano warrant. 2017 to, 'di ba? Mm-hmm. After noon, ano ang buhay mo ba daw? Tawag na sa limot ng buhay ko, men. Tanin, alam mo po, Tat, piti nga. Hindi mo alam. Parang nag-aaway pa tayo ng dati. Oo, di ba? Yung dun sa minessage mo ko na. Ano? Naisip ko yun na parang gusto mo lang ng... Gusto ko lang magpahayip. Kasi nagpahayip lang siya. Nagbablog ako eh. Nagbablog ako. Sabi ko sa kanya, anong problem? Parang di ko matandaan eh. Hindi, ang sabi mo doon. Sabi mo, ano? Sabi ko, wala. Papahayip lang. Walang hiya ka. Sabi niya. Ganun kasi ako. Tapos kumawa na lang siya. Pag merong nang-aaway sa ano, hindi ko siya... Pinipm ko. Kasi mas maigi yung nag-usap ng personal. Hindi, sabi ko, nagpapahayip lang kasi siyempre wala akong asset of income. Nagaano ako, nagba-vlog-vlog ako para ano, para yung tao mapunta sa akin, pero puta ang pangit pa rin ng imahe ko. Oo. Puta sabi parang, ko. Parang ano issue ba 'yan sa mga issue yun sa Kain Pepe ba 'no? Sa Kain Pepe na gamit mo. Ano, diba? Doon siya lang. Astira ang abi ko. Parang inaaway ako, 'di ba? Alam ko. Kaya nga siya talaga sabi ko. Kasi alam mo naman tayo. Pero hindi naman pala. Oo, hindi naman pala. At ano, boss Toyo, bibigyan kita nito kasi ito yung negosyo ko sa ano 'yan? Chili garlic sauce. Ay, putang na paborito. Kaya chili kasi, garlic sauce. Ay, tulungan natin si Badang makabangon. Yung taon na nawala ako sa flip top sa rap, yan ang bumuhay sa akin. Dati pa isa-isang kilo, ngayon ako na nagsusupply ng chili sauce sa buong Baguio, lahat ng pasalubong area. Saan ka pala natira ngayon? Sa Baguio. Ah, Baguio ka pala. Saan sa Baguio ka natira? Sa Cam 7. Ah, Cam 7. Galing pa siyang Baguio? Oo, galing pa ang Baguio. Cam 7, bago pala mamakit ng city yun, oh, diba? Kinang, kaya, so yun pala yung ginawa mo after. Pero ang hirap nun. Ang hirap talagang ano. Hindi ko alam, umiiyak ka minsan, wala kang pambili ng pagkain sa anak mo, lumuluha. Pero ako naman, hindi ako, ano eh, yung kumbaga, gagawin ko lahat para sa pamilya ko. Nandiyan pa yung nanay ko, may sakit. Talagang gumawa ako ng paraan, nag-vlog ako, nakaipon, nag-start ako, 500 pesos lang. Tapos nag-online lang ako, hanggang nag-Shopee ako, hanggang nabagsakan ko isang ano, consignment pa, hanggang lumaki, hanggang ngayon, 100 plus na pwesto ako na nagbabagsak, puro sili lang. Dati pa, kilo-kilo ngayon, traktak na, mga suka sa bahay, gano'n. Alam mo na, pagod ang balita. Yun ang ano ko talaga. Kinikilabutan ako kasi, alam mo kung bakit? Ang taong nagpapakumbaba ay siyang tinataas. Tama. At ang taong nagmamataas ay siyang binababa. Verso yan, ano, 14-11 Lucas. Asa, dapat yan babanggitin ko sa laban namin ni Kiram na wala lang yun. Kaya dito ko na lang binanggit. Kaya napakasarap makinig sa mga kwentong pagbangon. Mismo. Kasi ako mismo, sarili ko, ilang beses ako hirap, nadapa. Hirap, sobra, men. Ilang beses akong bumangon, nadapa. Ngayon, nakabangon ulit. So, napakasarap yung pakiramdam. Pero iba kasi yun sa'yo, eh. Grabe sa akin, men. After yung issue, paano mo natanggap yung paglabas mo? Nakakatakot. Baka patayin ako kasi ang akala nila, nang rape ako, eh. Pero wala naman. Wala naman talaga akong ginawa. Wala nga lumabas sa medical legal. Wala lahat, as in. So sabi ko, tanginan, hindi ko alam. May mga banta. Puta, takot na takot ako. May mga ano pa nga, parang tinarabaho ako na nagnakaw daw ako dun sa Baguio. Puta, nasa Manila ako. Buti na lang yung tropa ko, anak siya dati ni ano, ni General Bato. At tinawagan, wala naman, kasama namin dito. Kaya na-hold yung ganong kalakaran. Muntik na ako dun. Tsaka paglabas mo nun dati, syempre yung mga grabe.
tinitingnan ka. Pero, men. Galing. Salamat. Ano? Masaya ako sobrang. Tsaka, tsaka sobrang saya ko pinagbuksan mo ako kasi gusto ko mailabas to. Gusto ko rin magpa-trending. Bakit ka 50 tawad? Oo, agad ako. Kasi hindi yun ang habol ko, malaman ng tao na nanalo ako. At ito yung papel. Original yan. Wala akong pakialam sa pera. Ang pakialam ko, yung buhay ko, na manalo tayo sa totoo. Hindi tayo mananalo sa salita lang ng tao. Ilang tandaan ninyo. Tsaka pa rin ako kinikilabutan. Kasi iba yung comeback. So ngayon, eto na, wag na sayangin yung pagkakataon. Eto na. Tsaka may negosyo ka na. Oo. Okay. Chili garlic sauce. Asawa mo, yung asawa ko, hindi ako iniwan lang. Anak mo? Isa lang anak ko. Oh, diba? Oh. Bilib ako sa asawa niya. Grabe, hindi ako iniwan yan. Hindi ako iniwan yan. Hindi ako, binabinaw sa asawa ko. Hindi ako iniwan yan. Kaya mahalin natin ang mga, alam mo, ang mga gold nandyan eh, nandyan lang yan eh. Ayoko, nakakayak yung mga gandong kwento. Sabi ko ba naiiyak? Hindi, kasi ang hirap maging down. Ang hirap, man. Ang hirap mahusgahan. Yung kada post mo, puta rape lahat, puta hindi ako makatulog. Puta, yayakapin. Pero wala ka ng mundo, ito, no? Ha, nag-iiyakan kami ng asawa ko. Kaya naiiyak ako, putang ina. Oo. Ganun talaga, sobrang hirap, bigat. Naramdam ko yun yung mga gaon, yung parang, hindi mo alam saan ka pupunta. Hindi, ba? Totoo, totoo. That's solid, man. Pero ngayon na, I'm happy that you're back at dyan ka na ulit sa Rap Battle. Music, pre. Gawa ka ng, magaling ka gumawa ng music. May ginagawa ng album. Thank you, thank you. Sample, hindi nga ako magbabayad ng music. Music. Ayoko na ng, ano eh, ng Rap Battle. Music ang gusto. Alam mo, si Badang, magaling yan mag-music. Pwede isa yan sa mga OG talaga. Alam mo, na-discredit ka kasi after nung mga gantong shit eh. Na-discredit yung nagawa mo rin sa rap game. Pero kung tutusin, meron ka talagang nagawa. Naman. Kasi, tsaka, tangin na talagang nandun siya kay ano, kay Kiko, Kiko. Talaga. Republic kami. Oo. Tsaka lahat ng kanta ng Kamandag na Marikina, ako nagsusulat. Marami lang talaga mga issue regarding dito kay Badang bukod doon sa una. Yung bukod dito, may mga na-issue din siya na ganun. Pero kasi, rapsin kasi yan eh. Rapsin yan eh. Ang issue kasi, pag napakinggan mo lang yung isang side, at hindi mo napakinggan yung kabilang side, ang nangyayari niyan, hindi mo nalalaman yung kung ano yung totoo. One-sided eh, no? Laging one-sided. Kunyari, may nagsabi na ganito si Badang, ganyan yung putang ina, kupal yan. Walang ginagawa. Eh, hindi naman niya napakinggan si Badang. Hindi niya pa nga nakasama yung tao. So ito, maniniwala na ito isa kasi katropa. Mabilis magusgan tao. Grabe. Totoo lang. Kaya ako, pagka, no, hanggat walang ginagawa sa akin yung tao, hindi ko inuhusgan eh. Hindi ko siya, wala ko pa. Alam kasi, hindi naman niya sa akin. Kunyari, ikaw may ginawa ka sa akin. Eh ikaw, wala na, eh kiss ka na. Pero kunyari, ikaw may sinasabi ka sa akin yung isang tao na may ginawa sa'yo. Sabihin mo sa akin, eh, problema nyo kasi yon. Hindi ako para... Oh, kasi dapat kailangan mo malaman yung totoo. Hindi ko para, hindi ako magalit, hindi ako para magalit dun sa kaaway mo. Dahil sinabi niya lang. Na sinabi mo lang sa akin, kasi hindi naman niya sa akin, diba? Tsaka hindi ko shit yun eh, shit nyo yun. Diba? So, sana, yung dapat laging lahat ng tao ganun. Ganun dapat sana. Ganun mag-isip, talaga. Hindi yung magsiniraan. Ah, si ganun, kupal talaga pala, no? Yun, hindi yung gatong, isa yung gatong din. Yung gatong tsaka kaya, dapat lagi rin nyo rin isipin yung brighter side na tingnan nyo rin yung nagawa din ng tao. Tama. Hindi naman purkit isang pagkakamali mo, putang na sa 20 ginawang mabuti sa'yo, sa isang pagkakamali mo. Diba? Ganyan yun eh. Dapat lagi burado lahat eh. Tingnan nyo rin yung mga pinagsamahan sa lahat ng bagay. Kasi hindi naman karapat dapat na yung isang pagkakamali eh mabura lahat ng pinagsamahan. Puta, isang pagkakamali, lahat ng tao nagkakamali. Diba? Kaya saan? Yun ang take ko dyan. So, maraming salamat, pre. Payakap na po. Ay, ano pala? Music pa pala. Music, o. Sige. Kasi natutuwa ako kay Bada. Kasi nakita ko rin siya sa Entablado. Nakakalakad na siya ng free. Maayos. Tsaka sobrang saya ko. Papapicture na ulit sa'yo. Dami na. Tapos tanggal na yung galit sa puso ko. Diba? Malumane. Wala na akong pakialam. Basta lumalakad ako na maayos. Saludo ko. Tsaka lahat ng comment. Ang gaganda na eh. Wala nang ano, nangungupal. Talaga. Salamat sa 2024, kunin mo yung 2020. Naman. Malamang yan, mga homie. Makuha natin yan. Galingan, tsaka maging maayos lang sa mga tao. Diba? Diba? Okay. Sige, music. Ano ba? Gusto ko music. Ayoko nang... Hindi, may kanta kasi ako. Lalabas yung title na ito. Laban lang. Laban lang. Laban lang. Aking kaibigan, laban lang, laban lang. Aking kaibigan, harapin mo ang pagsubok at huwag mo nga atrasan. Yung kanta na ginawa ko sa sarili ko. At sa lahat ng taong may mga problema, lumaban lang kayo. Gayahin nyo ako, huwag kayong susuko. Makakamit nyo rin yung mga pangarap ninyo at yung para sa inyo. Galing. Galing. Okay, so, tabi na rito, may usap tayo sa office para magkuben dito. Ayan, no? Masahin to. Isa to sa mga...
Kita mo, meron pong mga sulat-sulat yan, no? O, nakita mo yan, di ba? Isa to sa mga importanteng dokumento. When it comes, saan niya na yung service, kailangan niya para pag ginanapa siya. Kasi papasa niya, kunyari may mga kailangan. Kailangan niya na siya. Pero pag kailangan mo naman yung ano, naka-frame naman siya, dali natin. Diba? Yeah, okay lang. Okay lang. Pero, I'm really glad that you're back. Ay, pirma. Pirma muna. Oo. Ito din. Sige. Pirma, silver. Eh, hindi ko, ano yan, talaga matagal na ano yan. As in, pirma lang ha. Pirma. Tsaka date. Ano bang date niyan? Date, 12, 9. Eh, papasukin mo na rin yung sisilip dun sa tama. May babata, may mga sisilip pa. Papasyal mo na lang. Yan. Okay, so ito din. Ay, kaso, dito na lang sa loob. Sige. Ito, tatabi ko ito. 1 cup of badang. Ang ina namin. Iba yun! Ito pwede nga ating frame kasama. Okay, magkasama. 12. Hindi, actually, ito, hindi mo na kasi masya. Ito, gusto kong i-frame. Ito, resapting na lagyan natin doon. Yung whip cup pa yan. Ito, gusto kong firmahan mo din to. Yan, firmahan mo. Hindi niya na ba yung kakailangan? Hindi na. Meron ako niyan. Yan. Meron naman ako si Rox. Ayan, alright. Maraming salamat, bro. Thank you so much. Yes, thank you so much. Badang in the house. Ito, sa moment. Keng. Doon sa pera, sa 200,000 sana, pero 50,000 yung ano. Sa akin, wala namang pakialam doon eh. Ang akin lang, mailabas ko yung kahit papano yung side ko. Malaman ng tao, nakakuwit ako, nandiyan yung totoong mga papeles. Wala akong problema doon, kaya masaya pa rin ako dito. Gusto ko lang malaman ng mundo na si Tito Badang na inuusgahan nyo, acquitted na at malinis na tao. Yun lang.